ng mga magsasaka, ang pamahalaan at pribadong sektor. Dadagdagan ang kaalaman sa kamuhayan, sa negosyo pahusayin ang kakayahan. Angkop at bagong teknolohiya, subsidyo, pagtubig at infrastruktura. Siguradong pagkain sa buong bansa, masagan ang anim at taas na kita, maulan na buhay ng mga magsasaka at mga mangingisda. Alam mo ba na ang laman ng bagahe mo ay maaring makaapekto sa agrikultura ng ating bansa? Minsan, gusto mong mag-uwi ng pasalubong o souvenir tulad ng buto, halaman, prutas at kung ano-ano pa. Ang hindi mo alam, baka may kasamang peste at sakit ang dala mo. At pwede itong makasira sa mga pananim ng bansa. Kapag nasira ang agricultural products natin sanhi ng peste at sakit, tayo rin ang mahihirapan. Buti na lang, mayroong National Plant Quarantine Service ang Bureau of Plant Industry ang tumutulong mag-inspeksyon para siguraduhin walang peste at sakit ang laman ng ating mga bagahe. Tulungan natin ang ating mga magsasaka, ang plant quarantine at ang ating bayan. Siguraduhin may sanitary and phytosanitary import clearance ang dala niyong halaman o produktong halaman at ideklara ang laman ng inyong mga bagahe sa customs declaration forms na binibigay sa ating mga ports. Para lahat tayo ay happy at pest-free! Subsidyo, pagtubig at infrastruktura.
mga mangingisda. Alam mo ba na ang laman ng bagahe mo ay maaring makaapekto sa agrikultura ng ating bansa? Minsan, gusto mong mag-uwi ng pasalubong o souvenir tulad ng buto, halaman, prutas at kung ano-ano pa. Ang hindi mo alam, baka may kasamang peste at sakit ang dala mo. At pwede itong makasira sa mga pananim ng bansa. Kapag nasira ang agricultural products natin sanhi ng peste at sakit, tayo rin ang mahihirapan. Buti na lang, mayroong National Plant Quarantine Service ang Bureau of Plant Industry ang tumutulong mag-inspeksyon para siguraduhin walang peste at sakit ang laman ng ating mga bagahe. Tulungan natin ang ating mga magsasaka, ang plant quarantine at ang ating bayan. Siguraduhin may sanitary and phytosanitary import clearance ang dala niyong halaman o produktong halaman at ideklara ang laman ng inyong mga bagahe sa customs declaration forms na binibigay sa ating mga ports. Para lahat tayo ay happy at pest-free! Mga mangingisda.
Alam mo ba na ang laman ng bagahe mo ay maaring makaapekto sa agrikultura ng ating bansa? Minsan, gusto mong mag-uwi ng pasalubong o souvenir tulad ng buto, halaman, prutas at kung ano-ano pa. Ang hindi mo alam, baka may kasamang peste at sakit ang dala mo. At pwede itong makasira sa mga pananim ng bansa. Kapag nasira ang agricultural products natin sanhi ng peste at sakit, tayo rin ang mahihirapan. Buti na lang, mayroong National Plant Quarantine Service ang Bureau of Plant Industry ang tumutulong mag-inspeksyon para siguraduhin walang peste at sakit ang laman ng ating mga bagahe. Tulungan natin ang ating mga magsasaka, ang plant quarantine at ang ating bayan. Siguraduhin may sanitary and phytosanitary import clearance ang dalanyong halaman o produktong halaman at ideklara ang laman ng inyong mga bagahe sa customs declaration forms na binibigay sa ating mga ports. Para lahat tayo ay happy at pest free. Dadagdagan ang kaalaman
sa kabuhayan. Sa negosyo, pahusayin ang kakayahan. Angkop at bagong teknolohiya, subsidyo, pagtubig at infrastruktura. Mga mangingisda, siguradong pagkain sa buong bansa, masagan ang aming mataas na kita, maulad na buhay ng mga magsasaka at mga mangingisda. Siguradong
Okay, magandang umaga po, Luzon, Visayas, Mindanao. Isang oras na naman po ng balitaan at talakayan dito po sa nag-iisa niyong programa, Balitaktakan sa Kawanihan. So, maganda po ang ating magiging topic sa araw na ito at ang ating pong programa ay dumako po at diyan po'y namasyal sa National Seed Industry Council upang talakayin po ang isa sa pinakamalaga pong programa na ginagawa nila. Ito po yung tinatawag na registration. So ano ba yung mga kahalagahan nito, lalo na yung ating pong mga agricultural crop, yung ating mga agricultural food crop, paano po mapoprotektahan yung ating pong mga owner, yung mga ating breeder na hindi manakaw yung kanila pong mga ginawa, yung tinatawag natin intellectual property right. At iba pa pong mga ginagawa nila na siya pong napakahalaga sa tinatawag nating fruit and other agricultural crop industry. Hindi lang po pala sa fruit, vegetable, and yung ating pong mga root crop. Marami pang iba yan na inirehistro po dito para po ito po ay maprotektan. At kung napansin nyo po, napakarami tayong mga iba-ibang klaseng variety na ipinangangalan sa ating mga prutas. Paano ba ito ginagawa? Ano yung mga hakbang na nakapaloob dito? Ano yung mga batas at yung mga guidelines na sinusunod bago po ito manehistro? So yan ang pag-uusapan natin. Sa ngalan po ng aming kasamang si Sir Noli Garcia, siya po ay wala ngayon dahil siya ay may inapinan po na launching. Kasama ko pa rin dito si Sir Diego, ang ating hydroponic boy. Ay nag-invite po tayo ng mga speaker na siya pong mag-discuss nitong ating pong topic sa araw na ito. So, huwag na natin papatagalin, Sir Diego, ipakilala mo na po ang ating pong magiging panauhin sa araw na ito. So, good morning! Ayan, off-cam po ako, nasa likod lang naman ako. So, pinakikilala ko po ang aking boss, senior agriculturist po and graduate po ng CLS UBS Agriculture. Siya po ay walang iba kundi si Ma'am Elvira Morales. Ma'am, pakilala po. Magandang umaga po sa ating lahat. Ako po ay nagpapasalamat sa aming professor, si Professor Ernie, at binigyan kami ng pagkakataon para ipamahagi ang aming aktibidades or activities from the National Seed Industry Council. Actually, dalawang sistema ang aming pini-implement sa aming opisina. Ito ay variety registration at variety protection. So, ako po ay didiscuss ko po sa inyo ang variety registration system, at kasama ko po dito ang aking technical staff na si Mr. Paul Alcantara na magdi-discuss sa variety protection system. So, una po, kung naririnig niyo naman sa labas or sa mga ano, yung NSEEC. Ano ba talaga yung NSEEC? Mm-hmm. So, eto. Ang NSEEC po kasi ang ay na-create ito sa through the Republic Act 7308. Yes. Sige po, ma'am. That was in the year 1992. Mm-hmm. So, alam mo ba, Sir Ernie, na mula pa noong 1960s ay meron na palang variety registration na nangyayari? Mm-hmm. Yun yung boba, ma'am, yung tinatawag na PSB? Yes, that was the PSB. Mm-hmm. Until 1992, it was replaced by the National Seed Industry Council. Okay. So, naging officially yung implementation ng NSEEC or the National Seed Industry Council ay naging official noong 1994, nung ito ay lumabas na yung implementing rules and regulations. Okay. So, alam mo ba na may mga nakita kaming mga list of documents or list of varieties na na-register pa nung Philippine Seed Board noong 1960s. Opo, marami po yan, at kung natatandaan nyo, siyempre mas matanda sa akin si Ma'am, hindi matanda pala, may edad, yung ating tinatawag na pinakanoon. Doon po nagmula yan, yung nagkaroon po ng parang isang programa na
pipiliin yung may pinakamalaki, pinakamasarap, pinakamatamis. Oh, that was the ano, project yun ng production revision. Yeah, eh, doon nag-ugat. Yung tinatawag na Philippine Symbol and then itong Kibang. So, bigyan natin lang ng background ng mga mananood. So, ayan. So, yung NSIC na create ng ano through the Republic Act 7308 through the ano yun nga, yung the National Seed Industry Council or ano created by Republic Act 7308 or otherwise known as the Seed Industry Development Act. Uh-huh. It was enacted on March 27, 1992. Ayun nga, naging officially implemented noong 1994. So ano ba? Yes. Sino ba ang ano who composes the National Seed Industry Council? Yes, ma'am. Oh, ito 'yon. Ang chairman dito ay the Secretary of the Department of Agriculture. Natatanda niyo pa po ba kung sino yung secretary noong panahon na 'yon? Noon, yung bagong implement. Opo, itong nung sa batas ito 1994 parang Hindi na rin. Hindi ko na matandaan, pero parang si Tancho. And the Vice Chairman, ma'am, Executive Director. Ang Vice Chairman, according to the law, is the Director of the Bureau of Plant Industry. Yes. At the same time, siya rin ang Executive Director. Mm-hmm. That's why the Council Secretariat is under the umbrella of the Bureau of Plant Industry. Okay. So, kami ngayon, being the Council Secretariat, kami ang nag-provide or nagpa-furnish ng mga administrative and other support services sa council. So, ang mga members po ng council dito ay ito. Isa po dito yung Dean ng College of Agriculture ng UPLB. Uh-huh. Director ng Institute of Plant Breeding ng yes. UPLB din. Yung Crop Research Director ng Picard. Picard, ako. And then, the Executive Director of PhilRice and two representatives from the Accredited Farmers Organization. Mm-hmm. So, sa ngayon, ang member dyan ay yung PhilMais. PhilMais, okay. At saka Philippine Fruits. Industry. And then, Philippine Fruits. Council. Ayun yung mali. Philippine Fruits Association. Association, sorry po. And one representative from the seed industry, which is the Philippine Seed Industry Association. Yes. Mm-hmm. So, under the council, ayun nga kami mga council secretariat. Mm-hmm. And we have also the technical secretariat. Ito yung mga technical secretariat dito, yung mga different chairs ng mga different technical working groups namin. Mm-hmm. We have this crop varietal improvement group, the seed extension, promotion, and marketing, and the seed certification and seed standard, and the seed production, storage, and distribution group. So ito may iba-ibang function po ito, ma'am, na ginagawa. Yes. Aha. So here are the different commodity groups under the crop variety improvement group. Aha. We have the rice, corn and sorghum, vegetable crops, root crops, fiber crops, field legumes, the fruit crops, plantation crops, ornamentals, sugarcane, tobacco. At ito ang pinakamabago sa lahat, yung coconut. Coconut, under na rin pala ng dati kasi yan ang coconut, under yan ang plantation crops. Yes, kaya lang, nag-request sila na kung pwede silang humiwalay kasi maraming ano. Malaki sa industry. Yes. So, ang functions ng mga crop variety improvement group, sila yung nagkakandak ng field testing and yes. performance evaluation ng mga promising entries. And sila din yung mga nag-formulate ng procedures sa varietal evaluation. Ito yung field testing, ito yung pinatawag namin ngayon na crop entry performance test. So, ito ngayon yung ini-evaluate nila yung mga promising crops, tinatanim nila nationwide.
And then, ito po bang mga crop na ito ay from the farmers o saan po ang pinanggalingan mostly ng nare-registered na ito? Mostly from the breeding institution. Oh, breeding institution, yes. And then for, in the case of ano, mga fruits and ano, plantation crops, mga from the farmers yan. Oh, mga grower na yan, mga nagko-collect, mga institution, especially on the time. Kasama din yan sa mga, yung mga ano, nag-apply din sila ng registration mga SUCs. Yan, school universities. So, yun nga. So, open lahat ng mga private and public individual na magdala? Yes. Okay. Na mag-register sa LC. Okay. So, yan. Meron din kami tinatawag dito, mga policy groups. Yes. Ito yung mga nagpo-formulate at nagre-recommend ng mga policies regarding sa kanilang grupo. Gaya na lang nitong seed certification, seed standards. Sila yung nagpo-formulate ng mga regulations on seed standard and seed certification. Mati mga expert. Yes. Ang chair po dito is the yung NSPCS natin, the yes. National Seed Quality Control Services. Kasi nga sila yung nag-implement ng seed certification and seed standards. Sila rin yung nag-recommend ng mga procedures on field inspection, including yung plant material certification. Yes, ma'am. Yes. Kaya, ang sinesertify lang ng NSPCS ay yung mga nare-register sa NC. Hindi sila pwede mag-certify kung hindi siya registered sa NC. Yes. Next po ay yung, we have also the seed extension, promotion and marketing. Yes. Sila ay nagde-develop at nagre-recommend ng mga promotion strategies and programs. Yung mga trainings and training modules naman is sa API, kaya our partnership with PTI, Agricultural Training Institute. And we have also another group is the seed production, storage and distribution. So, ang karaniwang nag-chair dito is our production division and chief. So, sila yung nag-handle at nagko-coordinate ng mga seed production activities as well as processing and storage and distribution. Kaya nga, kayo yung ay sa inyong division yung nagko-coordinate ng mga seed networks natin. Yes, kasi yung mga policies guideline ay yung binubuo para ma-ensure natin na yung ating pong binamimigay o i-distribute na seeds or planting material ay may quality. Yes. So iba-iba pong standard ang ginagawa dyan at sinusunod para makabuo tayo ng isang maganda pong result. So next, ma'am, is the registration process. Yan. Paano ba natin ginagawa ang pagre-registro? So, number one dito, yung dapat kailangan mong i-file yung iyong application sa aming opisina. Pwede mo itong gawing, pwede kang mag-file personally, o pwede rin naman to email, or pwede rin courier. Meron ba tayo sa mga other provinces na National City District Council, or pwede ba sila rin mag-pasa? Meron ba tayo mga unit or other division sa ibang lugar? Wala naman po, ma'am. Wala. Dito lang talaga. Okay po. So, kaya nga tinatanggap namin na pwede silang mag-apply through courier or email. Okay. And then with, of course, with the supporting documents. Mm-hmm. Gaya nito, for introduced crop entry. Mm-hmm. Ano ba yung introduced crop entry? Yung mga galing sa ibang bansa. Yes, ma'am. Yes. Ma-imported yan. Opo. So, kailangan meron siyang material transfer agreement kung ito ay galing sa mga research institutions sa ibang bansa. Yes, po. Or kung hindi man, kung galing lang sa mga private entity or mga farmers doon sa ibang bansa, kailangan may proof ka na kung binili mo man ito or dinonate man sa'yo. Kailangan meron tayong ganang malinaw na agreement. Apa. Yes. So bago papasok po yan dito, ma'am, kung halimbawa ayan ay gagamitin man sa research or padadamihin, kailangan po muna yan ay i-apply? Hindi naman. Ah, hindi po. Mali.
So, ano lang po yung sinasabi niyo pong... Itong mga requirement na to, kung i-apply na nila sa NC, nire-require namin itong i-produce nila or i-attach nila sa application. Aha. And then, ayan din, hindi mawawala yung sanitary and phytosanitary import yung permit. Okay. Kasi kailangan dumaan yan sa ating quarantine. Legal yan, na hindi lang basta pinulit yun sa ibang bansa. Yes. Nilagay mo sa bag mo. Hindi yun namin tatanggapin. Ayan, yung license to commercialize, if applicable lang naman, kung ito ay may agreement kayo with the breeder or owner in sa ibang bansa, yes, dapat meron, supported ito ng agreement or license. In the case of yung biotech or GM entries, kailangan itong may biosafety permit for commercial propagation na inisyo ng ating biotech office dito sa quarantine biotech office. And then para naman sa mga conventional na crop entries na may GM counterparts gaya ng corn, kailangan namin ito ng yung notarized notarized from the applicants na nagsasabing walang GM yung kanyang in-apply na entry. Uh-huh. Kasi napakalaki pong issue ngayon ito na tawag natin GMO dahil hindi pa masyado po yan yung ibang mga bansa, hindi pa na-accept, may mga issue pa tayo na kinaharap, kaya napakahalaga yung discuss ni ma'am na mga requirement. Kung kayo po ay aangkat, tama ba ma'am, aangkat o magdadala itong mga klase ng halaman na ito. Na at balak nilang i-apply sa NC, yun, dapat kailangan, kung sinabi nilang conventional hybrid lang yon, siguraduhin nila at merong notarization na nagde-declare na yung variety na yon ay hindi talaga walang lakahalo. Yes. Na GM Dahil meron po ba mga sanction o maaari kaharapin sila? Oh, of course. Kasi yes. Kung dineclare mo conventional ka and then after nung evaluation ng mga technical working group at napatunayan GM pa, may GM pala, hindi nila ito i-approve or i-recommend. Tapos hindi lang yun. False declaration yun. So isang lang, kaso po yun o hindi naman? Meron pa. Hindi lang yun sana, di ba? Hindi lang hindi i-approve. Pwede pang blacklist. Blacklisted lang. Walang imprisonment. Okay. So, in the case naman ng mga perennial entries like yung mga fruits natin, yes, ma'am. Nare-require namin kung po pwede may GPS na. Kasi baka mamaya lumipat yung isang puno sa isang lugar. Yes. Uh-huh. So kailangan namin may GPS coordinates. Uh-huh. And initial yung morphological data, kailangan namin ng initial information of the variety. Kasi gagamitin namin ito sa publication. Tapos special power of attorney kung hindi ikaw yung owner at meron siyang inauthorize lang na mag-file. Dapat meron po. Meron siyang SPA. SPA. And another one is the photo documentation of the craft entry. Yan. So siya na pagkukuha ng picture? Or? Yes. Kasi siyempre, alam naman niya yung variety niya, di ba? Yes. Kailangan namin ng kahit konting information. Ano ba itsura ng kanyang variety? At saka yun, gagamitin din namin ito sa publication. Sa publication, okay. So yun nga, after na ma-assess namin yung completeness ng mga requirements, ipapublish namin ito sa aming website. Yes. Ang website namin ay www.nc.bioplant.da.gov.ph. Nagbago na kasi kami. Okay. Pa-plus natin mamaya yung kanila pong sa huli ng ating programa, yung kanila pong email para hindi po natin makalimutan. So ayan nga, sa publication, nandun yung application form ng applicant or the owner. Uh-huh. So meron din itong date of filing. Kaya yung proposed denomination. Yung gusto mong ipangalan.
kailangan mong sabihin na. And then yung description, syempre, at meron ka ng initial information of your varieties. And then yun nga, yung photo documentation. Okay. So, may babayaran po ba dito? Mamaya. Oh, sige ma'am. Diretso tayo. Kasi marami nagtatanong at nag-aawang magkano. So after na ano, mapublish ito, i-endorse na namin sa mga concerned technical working groups para i-conduct na yung evaluation of the ano ba yung CEPT, yung crop and tree performance test. Pwede itong through the National Cooperative Trial or yung evaluation lang na ginagawa ng mga foods and plantation crops. So ito, we have three levels of ano evaluation dito. Yung level ng technical working group na they are the one conducting the trial on field or and or evaluation sa mga fruits and plantations. So after na ma-endorse ng mga technical working groups yung isang entry at nakita nila itong promising naman or na-outperformed niya yung check variety. Kasi meron ditong check variety eh. Yes, apo. Yung sabi nga pinaka-champion, pinaka-magandang variety. Yes. So, ay matalo niya. Kailangan niyang madaig ang performance ng check variety. Para bang ito yung sinasabi ni Dr. Chernon Beauty Contest. Diba? Kasi kailangan mo itong i-compare sa mga existing varieties na commercially or NSIC registered na. Yan. Kung ikaw ay lumabas na mas maganda sa iyong check, re-recommend ka ngayon ng technical working group sa higher level, yung union ng technical secretariat. Tulad sa pula natin po sa Lansones, may naririnig sila na titikman yung tinatawag na mga longkong, dupo variety na isa sa mga karakteristik niyan ay yung pagiging seedless, maliit, at yung latexless, isa rin niya, at yung sweetness, which is wala po doon sa ating mga hulo, yung ating pong mga paeto variety. Yun ang isa sa mga karakteristik na tinitingnan, ma'am. Sa evaluation kasi, binibigyan pansin nila yung ano yung number one kasi dito is the yield. Yield performance. Pwede rin naman itong... Baka ang tamis-tamis niya, tapos ang bunga, tatlong piraso lang. And number two is yung performance niya sa... Nasaan na ba yun? Pest and disease, ma? Yes, pest and diseases. Yung abiotic... Response or condition. Pag sinabing abiotic, ano po ba yun? Anong ibig sabihin ano yan, yung agroclimatic condition, yes. Tulad na drought, salin. Yes, salinity. May Canada pinasalin, soil. Or water logging. O yung tinatawag natin adverse condition, adaptable para niyan, drought, tolerance sa kanya kung sobrang init o ulan. So yun yung mga karakteristik na kinukuha. Yes. And sa katulad ng papaya, yung ating mga solo variety ay moderately resistant din sa PSB, ay sa papaya rin sa virus P, RB papaya, yung spot virus. So yun yung mga karakteristik na tinutukoy niyo, ma'am. So pag na-hit na natin yun, ma'am, yung mga parameter na yun, ano na po ang susunod na? Ang evaluation pa dito, Sir Ernie, ay yes po, ranges from 1 year to 2 years. Kasi tumatagal pa yes, siya. Yes, depende yun sa crops na i-apply nila. Yes, lalo na sa fruit trees, ma'am. Ang fruit trees talaga, 3 years yan na enable din. Sa rice and corn, siguro. Mga annuals lang yan, 1 to 2 years lang yan enable din. Sa vegetable, ganun din po. Mga 2 years yan. Kasi may annual na. May adaptation trial yan. Titignan nila kung gaano siya ka-adapted sa isang sa agroclimatic condition. Once na nag-fill po yung kanilang in-apply na crop, wala naman pong nag-aasado nga itong nagpo-protesta.
na bakit hindi hindi siya nakapasa. Nakapasa, oh, ano naman yan, science-based yan, may pasihan sila kung bakit siya hindi siya pumasa. Yes, kasi nga ini-evaluate ngayon ng mga expert, mga technical working groups natin. Yes, kasi may mga breeder kasi tayo katulad ng rice na meron din silang mga expert at na-develop nila yon. Siyempre, magtatanong yung iba, may mga nagko-contradict ba o hindi nagkakatama o nagpo-protesta? Wala naman. May mga, hindi mo talaga maiwasan yun. Kaya lang, siyempre, supported yan ng data. And documents. Mm-hmm. No? Dahil priority pa rin natin, siyempre, yung ating pong ginagawa ng government na pagtulong, ay kailangan po talaga yung guidelines ng gobyerno ng susundin. Ang mga technical working groups nito, ay may mga guidelines naman silang sinusunod. Yes, hindi lang basta yung gusto kami lang ipasa, ipapasa kami na. Pumingin sa taas, tapos yes, yung aproba na. May sinusunod silang guidelines. Yes, Pero yun nga, ikaw nga, the science does not lie. Yes, Yan. May ebidensya. And ang pagkatapos nun, ma'am, na-evaluate na siya. Akyat yun sa technical secretariat. Siyempre, babalidate din ng mga different chairs yung data or the nomination from the technical working groups. And then, after that, after the level of the technical secretariat, akyat na siya sa council, the National Seed Industry Council. Yes. Sila na ang final or the approving committee. So, gaano katagal, ma'am, ang isang pagpaparehistro, yung kanyang documentary na yan, yung mga document, tumatagal? So, sa ngayon, nagpapameeting na kami quarterly for the council para hindi ba maipon or ma-delay yung pag-approve ng mga varieties. Mm-hmm. So, madali na lang. Madali na lang. So, mostly anong variety, crop ang marami po nagpaparehistro? Marami tayo, rice and corn. Okay, rice and corn. Kasi yan naman ang ating major So yan, after the approval of the council, yes, apo. Mag-i-issue na kami ng certificate niyan. Yes. May validity po ba ito? Walang validity ang ang certificate ay issue. Okay. And then, makiklaim lang Na. Yes, lifetime ang ating registration. Wala siyang Kung mamatay yung puno, ma'am. Pero sa ating bagong guidelines ngayon, meron na kaming, after 10 years, meron kami inventory. Para check namin kung available pa ba itong... meron na siyang date certificate. Patay na siya. Ayan. I-update din namin yung aming database. Yes, Yan yung ginagawa ngayon ni Diego. Nag-inventory ng mga registered varieties natin. Kasi marami na tayong registered, 1,600, no? Sa rice pa lang po yan. Yeah. Overall na commodity. Marami na doon ang wala na. Wala na. So, kailangan namin i-update ito para at least hindi na kayo naghahanap ng wala. Yes. So maganda siguro may publish din natin, ma'am, yung mga wala na o patay na para yung mga gustong mag-apply, meron sila wala na pala yung guyabano na ito. Meron akong guyabano sa bahay na pwede ko palang i-register. Actually, ganun nga ang gagawin namin. Kung wala na, ilalagay namin sa isang archive. Siguro, publication din na ito ay wala na yung mga nakakilalit sa... parang yung ating mga namayapa, pinapublish din nila. Para malaman ng tao na hindi na nag-i-exist. So suggestion lang po yan. So after nun, ma'am, meron na siyang certificate. Ano yung advantage ng pagkakaroon nito ng certification na owner na siya? May fee po pala ito. After nga na ma-approve ng council, sige, ma'am. Makiklaim lang nila ang isang certificate kung sila magbabayad or settlement of related fees. Mm-hmm. At saka may requirement kami dito na kailangan nilang mag-submit ng kopya for conservation. Kopya ng variety. For conservation, yes, sa mga gene banks natin na na-identified. Mm-hmm. Mag-iiwan po sila kopya ng na-develop nila. Deposit sila.
So, ayan, after that, yan na yung minimal. Yan. Minimal, magkano yan? We are collecting minimal fees for the registration. Kung nag-file ka, 200 pesos. Kung i-issue na namin yung certificate, siyempre, ano yan, magagamit mo na yan. Kasi pagka NSIC ka na, NSIC registered ka na, may seal of excellence ka na. NSIC ka na. Diba? 1,000 pesos. Kung ito ay nawala mo at gusto mong magpa-issue ulit ng bagong certificate, may kukulang bayad. Bayad, siyempre. Pero hindi, wawala. I-xerox nila. 500 lang naman. Itago ang ano, ang original. Yes. O bakit nga naman nagpaparehistro pa ng isang variety? Yun, ma'am. Yun, iniintay ng ating mga manonood. Benefits. Ano lang naman ang ano, pero... Mabigat na ano naman yan, mabigat na dahilan. Yes, papa. Siyempre, sa haba ba naman ng pag-aaral sa iyong variety, magiging ano, yung characteristics mo na na-establish ay reliable na. Na yun talaga yun. Yung pinoproduce mo, pinamimigay mo, or binibenta mo ay reliable. And then, ayun nga, magiging eligible ka sa anumang any government program. Program ng gobyerno. And aside from that, ma'am, yung ating tingnan, naalala niyo yung mga ornamental laban natin. Kung na yung pinakamahal na ornamental na umabot ng 1 million, ay nanakaw yun. San Siberia variety, San Diego, ano? Nanakaw yun. So, meron pala sana dapat yun na ng intellectual property like kung na-i-registered niya, ma'am. Sa PBP naman yun. PBP yun, oo. Pero may habol lang naman siya doon kung yun nga, in-apply niya sa amin. At saka, Dahil pwede nga ma-trace yun at kanya pa siya ang owner. At saka kung nakita niya may nagbe-benta noon, pwede niyang habolin. Napakalaga talaga. Yan lang naman ang aming ano, yung so, magagamit din po ito kapag halimbawa ay ninakaw yung ating variety, ma'am. For example, ay dinala siya sa ibang bansa, pinararami doon. Ito bang ating registration na ito ay pwedeng maging proof na ikaw ang owner noon? Hindi. Kailangan pa rin yung PBP yun. PBP pa rin yun. Ibang usapin yun dito sa registered. So, pag sinabing registered kasi, parang pinapatunayan mo lang na nire-recognize lang na yung variety mo ay ganun. Superior. Na yun ay ganong klaseng variety. Mm-hmm. Pero hindi ito yung katunayan na ikaw yung may-ari. Okay. Yan yun yun sa plant variety protection naman yun. Okay. Plant breeders rights. Mm-hmm. Na i-discuss naman ito ni Paul. So yung government program na yan na sinasabi ni Ma'am in connection doon sa ating nursery establishment and tinatawag natin accreditation and reaccreditation, ang kailangan po talaga bago ka makapag-start ng isang nursery ay meron kang NSIC approved variety. Yan ang iyong ipapatubong mga foundation. Foundation syndrome na kung saan ay galing din ito sa mother plant dun sa owner na nagpa-register at pre-traceability napakahalaga ng certificate at nung pinagkuhanan. Kailangan din itong ma-certify ng NSPCA. Yes, apo. So, question, saan po ba makakakuha ng NSIC registered varieties? Saan daw makakakuha ng NSIC registered varieties? What crap? Anong crop? Limbawa, sa rice or sa plantation crops? Yes. Sa rice, may mga ano na tayo kasi mga accredited seed growers. So, ang mga seed growers ay nagpaparami or nagbebenta rin ng mga registered, mga certified. Certified seeds. Tapos pag po sa corn, ganun din. Ang karamihan kasing nagpapa-register ng corn ay mga private seed companies, mga hybrid ito. So, sa kanila lang pwedeng ano. Or may mga distributor naman sila, pero... So, kung sa fruit trees po? Sa fruit seed plantation crop, nursery owner, foundation, syndrome, institution, nandyan yung pinaka... Iba po yung mother tree dun sa foundation. So, yung mga mother tree kasi yan, katulad ng mga school, university, sila nagpa-register yan, yung mga breeding institution. So, kukuha din ng sayon, binibili ng mga operator,
ang tawag naman doon is yung foundations sa YouTube or yung kanila pong mga registered priest na meron po yung mga tag at doon kinukuha yung mga sign para sa pagpaparami. Sa kape, clonal cuttings, kinakuttings. Sa BPI po ba makakakuha ng registered varieties? Meron pa tayo, makakakuha sila at mostly kasi nire-refer namin kung saan silang lugar. Saan yung malapit i-access at ano yung malapit na alternative na. Tsaka kung ano yung available. But, tsaka yung, mostly may available naman, depende lang ito sa lugar. Medyo malayo yung pag-access katulad ng ating Abuyog Sweet. Exclusive na nandun lang po siya sa Leyte. At bibihira pa ang owner ng nursery. Isa pa lang po sa Batangas ang accredited nursery natin na may hawak noong EBR suite na variety na langka. Nasa Talisay, Batangas po yun. So, yun ma'am, meron ka pa po bang gustong ipaabot? Yun ang aming website. Tsaka kung meron silang gusto malaman pa on NSIC, ayun na, pwede silang mag-email or tumawag po sa amin. Yes, opo. Yung mga may potential po kayong prutas, contactin nyo lang po sila. Mababasa rin po yung ating mga NSIC approved na variety, di ba, sa inyong website? Yeah, sa website. Mm. Paano po pala natin malalaman na isang variety ay NSIC registered? Hindi mo ba para siyang may number? May NSIC registration kaming ibinibigay. So yung name ma'am na naririnig natin katulad ng mga variety na puyat, mga lungko, mga yan ay discretion yan ng discretion. Owner siya magbibigay. Pero kung ito ay gaya ng sinabi ko kanina na from other countries, yes, i-retain niya yung original name. Variety name niya doon. Kasi ngayon ang isa sa pinagkaka malam na meron na daw pong NSIC approved is yung ating Has Avocado. So ang alam ko po, wala pa NSIC approved ang Has Avocado yun sa mga nanonood dyan dahil napakalami na nagpapakalat na ito ay tunay na Has Avocado. Pero sabi nga ni ma'am, wala pa pong nagpa-registered ng Has. Kaya hindi natin ma-100% claim na yung kanila pong dinidistribute ay Has. Unless na kayo po ay mag-register, magparehistro at mag-e po kayong accredited nurse. Mag-apply din ang accredited. Kasi di ba po kasama din sa pag-register yung characterization o yung pagpapakilala dun sa trait na yes, ano yung height niya, ano yung kulay ng dahon, gaano katamis yung bunga. Gaano na siya katanda. Gaano na katanda. Years. Uh-huh. At saka number one dito, yung yield niya. Yield. Yung talagang number one parameters natin sa registration, yung yield. Bakit ito nasabi yan ma'am yung Has? Isa lang po siya sa mga avocado na tatagal ng tatlong linggo hanggang isang buwan sa market na hindi siya nabubulok dahil sa kanyang karakteristik ng kanyang balat. And yan po ay gustong-gusto ng other country dahil pag isinip mo, dinala mo sa ibang bansa ay hindi masyadong nasisira. Saan ba nag-originate ang Has? Ayun nga, ayun ang ating kailangan na malaman dyan na kaya naghihintay pa rin tayo ng taong gusto magpa-register. Kasi kailangan din i-declare or i-disclose nung mag-a-apply kung ito ay kung saan nang galing. Meron mga nagsasabi galing ng Peru, Guatemala, South America, American country, yung pinag-originate ng ating avocado. So, meron ko po ba kayong gustong sabihin, ma'am? May mga text ba tayo, Sir Diego? And may tanong para ba? Sagutin ni ma'am. Medyo magulo yung pagkasulat pero parang ang tanong niya ay pag nagsa-certify po ba or siguro nagre-registered, ilan daw yung required na scion globe na itatanim? Tapos kung ano daw yung required na distance para ito yung sa mga fruit trees? Yan po ay sa kwan po yan, sa nursery application po. Sa registration po at accreditation magkaiba. Sa pagpa-registered po ng ating pong seedling, ay may equivalent requirement po tayo na bagong guidelines. Yung mother plant po ngayon natin naman sa nursery ay lima po per variety. So kung halimbawa may kape ka, limang lima na lang po ang required namin para maging mother plant.
Doon naman po sa ating pong seedling na patatagan ay nag-a-average po ng 1,000 piras po. Yung kapag nag-register, ilang... Ano lang yan? Isang puno lang yan. Isang puno. Isang puno lang i-evaluate ng technical working mo. Yun ang magiging mother mo. Oo. Tapos kapag na-register na, ilang... ilang grafted seedlings yung kailangan i-submit. Na i-deposit. Opo. Ayan. Ang fruits nagre-require ng 20. Mm-hmm. 5 cm GRL na i-deposit. Tapos 15 yata sa DTI. Mm-hmm. Sige. Ayun naman po, Sir Diego, ang tinatanim ng DTI, in case na may mga maghanap noong kasi di ka basta baksa makaka-access sa owner, ma'am, lalo na kung malayo. Ito naman yung pinalalaki natin, at ang number one pong priority natin bigyan ay yung gustong mag-apply doon sa accreditation ng nursery. So yung pong mga sayo na yon ay iginagrap natin at pinatatagan. At kung kayo po ay magna-nursery, pwede kayo makabil ng free or pwede pong may bayad sa amin. So yun ang pagsisimula ng ating pong mga seedling na ingagrap galing na po doon sa ating certified mother tree. So magkadugtong po talaga itong ano. So pwede ba tayong umaman, ma'am, doon sa tinatawag na certification na yung isang puno? Kaya nyo po bang mag-required ng specific na price? O wala naman, walang nakahalang, bahala ka. Meron ang BPI, ayun nga, ang NSIP, meron tayong seed production and technical seed production, storage and distribution technical working group. Yes. Sila rin ang nag-impose ng mga pricing sa mga grafted seedlings. Meron tayong guidelines para pero naman. Ito ay parang sa government. Yes, o kaya tinatanong ko. Pagdating sa mga private, yes, hindi na natin sila. Makontrol. O kakatulad po, hindi ko na po sasabihin yung owner noong rambutan. Ay, pumapalo po sa mga 500 pataas. Pero seedling, or minsan pa nga, yung sayon, katulad ng mga naka-discovery nitong ano, ay mas mahal, 1,000. Kung ibenta nila. Lalo na kung ito ay na-honored na ng ating pong ahensya. Ang mga BPI, ang mga DA naman, may mga ano din sila, mga nurseries. Yes, opo. Yung bumili dun sa kanila. Mm-hmm. So, pero hindi natin makokomand siyempre yung ating owner dahil pinaghirapan niya yun. Yung owner. Aha. Pero pagka government institution or DA, ano, may suggested rin. Oo, meron tayong ano, susundin na presyo. Sa pricing sale. Yes. Okay, so okay na, ma'am, wala na tayong question, Sir Diego. Kung wala po sa ngayon, baka kasi mga binagyo. Mamaya, di sasagutin na lang kasi natin. Kasi masarap matulog ngayon. Yan, masabaw ang umaga natin. Siguro yung mga estudyante ng UPLD na maabi na nagano, kumukuha ng subject sa plant breeding na pag-uusapan ng NC. Pero siguro mas okay na no, yeah, kung may mga questions sila or hindi malinaw yung ating ano, pwede naman silang tumawag sa atin. Nai-invite naman po siguro tayo sa mga training. Kung gusto nila magpa-training about dito sa inyong mga topic na ito. Kasi naalala ko po noon ay nakakasama ko si ma'am doon sa pag-training about sa evaluation. So may mga kinakandak ba tayong training na ganyan, ma'am? Sa evaluation actually, ng fruit. May mga proposals sa fruits. Uh-huh. Kaya lang because of the pandemic Hindi na natuloy. Oh, maganda kasi yun. Kasi pero ang rice, lagi yan ni-invite si Paul para mag-lecture sa evaluation ng rice. Oh, yan. Dahil nabanggit nyo na po si Sir Paul, wag na natin patas na galing. Magaling po kay Ma'am Lorna Cepilio na PQS Oriental Mindoro. Mm-hmm. Nag-share lang naman po siya na nilalagyan ng BPI ng tags yung mga puno ng mother trees. Kung sino may-ari, anong variety. Very yes. Much well done by BPI for certified mother trees of plant nursery operators. Uh-huh. Initiative so, yan na ano, National Seed Quality Control. Nag-share lang naman siya. Yes. Ma'am, yung puno po ng parent tree ay nilalagyan niyo rin po ba?
NSQCS na rin ang lalagay. Pero ibang kulay. Ibang kulay. White oh. Yata yan pagka-mother. Kasi hindi pa po ako nakakita. Nang simula ko sa BPI, yun nga hinahanap ko, yung pinaka-parent tree, na white daw po yun. White. And then kulay red. Red kung ano na. Kung halimbawa ay sa foundational. Mm-hmm. And then mga mother tree na mga nursery operator. So, okay na Sir Diego, si Sir Paul na po. Welcome Sir Paul. At ano po ang inyong tatalakayin para makapag mapakinggan na natin. Yes. I-focus mo si Paul. Itatopic. Ito yung ating expert po pagdating po sa anong topic na? Variety protection. Sige Sir Paul. Yes po, magandang umaga po sa ating lahat kay Sir Tolix and kay Ma'am Elvie. Ako po ay isang technical staff ng National Seed Industry Council Plant Variety Protection Office. Bale, ang i-discuss ko po sa inyo ngayon ay yung pangalawang function ng ating opisina, yung plant variety protection. Ito pong pinapakita namin sa inyo, ito po yung infographics ng aming opisina patungkol sa PVP o plant variety protection. Okay. Ano nga po ba yung tinatawag nating PVP? Ito po yung naging function ng ating opisina na nag-umpisa dahil sa sa batas ng Republic Act 9168 o yung ating tinatawag na Philippine Plant Variety Protection Act of 2002. Yes. Ito po yung batas na nagbibigay ng eksklusibong karapatan at pagmamayari sa ating mga plant breeders patungkol sa kanilang mga nadiskubre o nagawang mga bagong variety. Sige po. Yes po. Bale, ano po ba paano po ba magiging eligible ang isang individual sa ating plant variety protection? May apat po tayong criteria para nakailangan ma-satisfy para sila ay maging eligible sa PVP. Yes, variety. Yes po, yung variety. Una po, kailangan yung variety niya ay bago. 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 Pag sinabi po nating bago, ayon po sa RA 9168, kailangan po ay ito ay hindi pa na ibebenta ng mahigit sa isang taon bago mo i-apply dito sa PVP. Kailangan po ay siya ay hindi pa na ibebenta o hindi pa commercially available. Nang ilang taon po sir? Hindi hihigit sa isang taon. Okay, sige. And kapag sa mga foreign application naman natin, kailangan siya ay hindi pa namamarket naman ang apat na taon sa ibang bansa. Okay. Para siya ay masabi nating bago. At ito naman pong sinasabi nating newness, ito po ay na-assess natin upon filing ng application document sa ating opisina. Doon po natin ito na-assess kasi dinidisclose po doon ng aplikante kung kailan yung unang pagbebenta nila ng variety iyon dito sa Pilipinas at maging sa ibang bansa. And ang sumunod po, yung tinatawag nating distinctness, yung variety po na yun ay kailangan distinct. Masasabi nating distinct ang isang variety kapag siya ay naiiba sa unique. Oo, unique. Oo, naiiba sa mga variety na yung tinatawag nating variety of common knowledge. Makilala. Oo, makilalang variety. Kailangan siya ay naiiba. So may guidelines dito sinusunod? Yes po, may guidelines po tayong sinusunod dito para makikita natin itong lahat na criteria and yung mga sinusunod nating procedure sa PVP. And yung pangatlo po, uniform or uniformity. Masasabi po natin uniform yung isang variety kapag yung kanyang mga relevant characteristics ay lumalabas at pare-parehas po, kumbaga wala po tayong makikita ng off types pagdating sa field. Yes sir. Yung tinatawag nating off types. And stable naman, masasabi nating stable ito kapag kahit na paulit-ulit natin siyang itanim ay yung mga sinasabi nating relevant characteristics ay hindi na nagbabago. Yes. Remain unchanged after repeated propagation. Yan po yung apat na criteria natin. And ito pong kung yung newness ay na-assess natin upon filing ng application, ito naman na distinctness, uniformity and stability ay na-assess po natin ito kapag naman
sa IT pinanim na natin sa field or yung tinatawag nating grow out test. Kung paano pala sir pag hybrid yung sa stable na yan? Yes po. Bali ang alam naman po natin ang hybrid ay kinalabasan ng dalawang pure line. Kaya masasabi na natin pag ang hybrid ay in-apply sa PVP ay talagang stable na siya. Ah, yes po. Yung F1 po ang mismo itinatanim, hindi po yung F2. Or yung mga second generation, hindi rin tinatanim. Yes po. Yung F1 po talaga ang ina-apply. Okay, sir. Pag-usapan naman po natin ngayon yung proseso pagdating sa ating plant variety protection. Okay. Una po, kailangan i-apply ng mga individual. Bali po pala ang mga maaaring mag-apply nito ayon sa batas ay yung tinatawag nating breeder. Breeder, yes. Yes po. Unang step po ay i-apply nila yung kanilang variety dito sa opisina. Pwede po nila ipadala through email or yung original signed ay pwede nilang dalhin sa mismo dito sa ating opisina sa Malate, Manila. And titingnan po natin ito ng technical staff ng Plant Variety Protection Office kung ito ba ay kompleto. Fully accomplished yung kanyang application. Okay. Bale ang ating application documents ay yung application form, Exhibit A, B, and C and D. Ito po yung mga kailangang attachment natin. And isa pa po ay yung photograph din o photo documentation ng kanilang variety. Yes po. Yes po. Yan po ay madadownload din sa ating website. May separate website po ang Plant Variety Protection Office. Ayan po, makikita nyo sa screen, pvpo.blueplant.da.gov.ph. So downloadable po yung ating downloadable po lahat ng ating application sa ating website. And next, ano next po, kapag ka na-assess na ng ating technical staff na kumpleto naman ang kanyang mga dokumento, bago po itong conduct of test, ito po ay ipapublish din natin katulad sa NC. So, yung nasabi nung na-publication, ano talaga ang role, bakit ipinapublish? Pinapublish po ito para kung sakali man na may mga maghabol. Ibang party na gusto maghabol, doon po sila. Para pala yung pagpapakasal. Yes po. Para ka, dapat may senomar ka. Sige sir. Bale, yung ating publication po ay ginagawa after, dapat po ay magawa ito before 60 days. Yes, apa. Upon application. And after po ng publication, makipag-coordinate na po tayo sa ating aplikante. And pag-uusapan kung paano yung mga susunod na gagawin. Okay. Yes, sige, ito po yung tinatawag nating conduct of BUS test or yung grow out test. The variety is subjected to DUS test for at least 2 growing seasons. Bale, itinatanim po natin ito para i-characterize. Sir, itong 2 growing season is for vegetable? Yes po. Sa lahat po yan, sir. Sa lahat. Even the perennial? Yes po. Madalas po sa ating mga vegetable, at least 2 growing season po sila. Para at kahit po saan sa lahat po ng ating mga variety na ina-apply, tinatanim po siya at least 2 growing season para po ma-facilitate natin yung sa assessment ng stability. Yung distinctness. Makikita po natin dito kung stable ba yung variety na kanilang ina-apply. And nakalagay po dyan, a similar variety is grown simultaneously with the candidate variety for comparison. Dyan naman po natin nagagawa yung assessment ng distinctness. Makikita po natin siya kung distinct ba siya doon sa ating ginamit na similar variety. Usually sir, ano ang ino-observe? Yung whole plant? Roots? Bale, lahat po ng, depende po sa guidelines. Sa guidelines ng halaman na ina-apply. Halimbawa po sa rice, meron po tayong nasa 56 characteristics from, simula po yan from vegetative stage hanggang sa post-harvest stage. Oh, kasi maraming factor na pwedeng mag-affect doon sa distinct, improving stability. Yes po. Katulad ng location, temperature, at
pest and disease. Yes po. Kaya po dito sa ating grow out test, nakalagay sa guidelines na ginagawa ang grow out test sa isang lugar lamang. Kung saan natin ginawa yung DUS-1, control first season, hindi po controlled yung ginagamit natin. Bale, open field po yung ating trial. Open field. So, direct to sir. After po ng grow out test, ito naman po yung pumupunta na po tayo sa DUS. Pumupunta, hindi po yan, sa ayan. After po nito, dito na naman tayo pumupunta sa field kasama yung ating mga examiner. Aha, meron tayong mga technical. May tinatawag po tayo, yes po, may third party po tayo na mga examiner. Sila po yung mga eksperto pagdating sa mga halaman na kinakarakterize natin. Ang mga examiner po ito ay na ina-appoint through special order ng ating Secretary of Agriculture. Yes, may appointment. May appointment po ito. And sila po yung ating kasakasama pagdating sa DUS evaluation. Sila po yung nag-evaluate nung variety kung talaga bang siya ay distinct, uniform, or stable. Yun po ay ginagawa natin sa apat na stages. Una pong punta natin, unang visit ay yung vegetative stage. Yes. Pangalawa ay yung early and late reproductive stage. Mm-hmm. And pangatlo po ay yung sa harvesting stage. Yan po yung mga stages kung saan tayo pumupunta sa field para i-evaluate yung ina-apply nilang variety. Oh. And after po ng 2-season DUS evaluation, ginagawa na po natin ito ng DUS test report. Yes. Uh-huh. Ito po yung report na kung saan makikita natin yung result, mga characterization na ginawa natin doon sa variety. Kung nagkaroon ba siya ng discrepancy? Yes po. At nag-iba ba siya, may naging problema ba? Kung uniform ba yung... Uniform ba? Uh-huh. And kung stable ba siya after 2 season ng... grow out test. Halimbawa, and, sir, na nag-fail, meron po bang another test na ginagawa? O depende na siya? Yes po, depende na po yan sa ating examiner kung ano yung kanilang recommendation. Okay. Kasi sa halimbawa po, sa uniformity, mm-hmm, nasa guidelines po natin kung gaano karami yung allowable maximum number ng off types na makikita natin. Kaya depende po yan sa judgment ng ating mga expert po. Kasi yung tatlong parameter na yun, yung uniformity, yung sapat, saka yung isa, yes, DUS na yun, ay kinakailangan magtugma. Yes, kailangan masatisfy yun nung variety na ilang. Yes, eh kung halimbawa, yung dalawa pumasa, yung isa hindi. At yun yung DUS na yun, ginagawa, yun, ito yung mga technical, ano yan, yun, technical characterization na ginagawa namin sa field. Oo nga. Kung may isa ma'am na mag-field doon. Ayun sir, yun ay maaaring ma-deferred muna yung ating application. Depende rin sa recommendation ng technical one. Hindi ka lalabas na district. Siyempre. Pero yun, uniform ka. Pwede naman yon, pero ang importante dyan, merong lalabas na kakaibang characteristic. Okay. Yes po. Ito naman po, kung sa kanina nabanggit mo ng LB, yung sa NCIC ay may deliberation, dito ay meron din po tayong 2 levels of evaluation. Una po, yung PVP Examiners Meeting. Ito po yung kung saan ang ating mga eksperto, yung tinatawag nating mga examiners ay nagsasama-sama para i-assess yung or i-evaluate yung resulta ng ating two growing season. Yes. Tinitigdan po nila doon kung yun nga kung na-satisfy ba yung ating criteria, yung distinctness, uniformity, and stability. Stability, yes. Ayan. Kapag ka nakita naman po ng ating mga examiners na distinct siya, uniform, and stable, approved. Inaakyat naman po ito sa tinatawag nating PVP board meeting. Dito po ay kasali na po dito ang ating secretary
si Secretary Dar. Sila po yung bumubuo ng ating board. Ah, yes po. So hindi pala tayo basta-basta na dadaan na maraming pinagdadaanan. Yes, kumbaga talaga pong sinasala, sinasala yung variety. Ang composition po ng ating PBT board, ang Secretary ng Department of Agriculture. Yes. Siya po ang chairman. Secretary ng DOST, co-chairman, Director General. Represented yan ng ano, ng Picard. Yes, Picard. Opo. Director General ng IPO or ng Intellectual Property Office. Mm-hmm. Siya po ang Vice Chair. And ang ating Director ng BPI. Siya rin po ang Acting Registrar ng Plant Variety Protection Office. Okay. So and sa ACA din, meron din? Sa ACA din po, meron din. Nandiyan po yung IPB. Yes, Institute for Plant Breeding. Apo, and meron din pong representative ng PSIA, Philippine Seed Industry Association. Yes. And ng representative po ng private small farmers organization and ng National Academy of Science and Technology. Aha. Yan po yung composition ng ating Plant Variety Protection Board. And after po ng ating PVP board meeting, kung maipasa po siya, ay doon na po tayo mag-i-issue ng Certificate of Protection. Yes, yun na. Yeah, ito na po. Ang Certificate of Protection po ay may validity. Kung sa NSEC po ay wala. Lifetime, dito meron na. Dito po ay may validity. Yes po. 20 years po ito. Valid for 20 years. Renewable ba ito? Ah, hindi po ito renewable. Hindi tulad, hindi po ito nare-renew kasi after ng 20 years, considered as variety of public domain na siya. Public knowledge na. Hindi na po siya pagmamayari nung aplikante. Aplikante kasi na-distribute na siya. Ah, so hindi pala talaga tumatagal ang isang variety pagka sa proteksyon. Meron certain period. May expiring siya 20 po. Years. Po, yes po. Pero sa trees and vines ay 25 years. Sa trees and other crops. Vines. Vines. Ah, 25 years for annual crops lang. Mm-hmm. 25 years for fruits and vines. Okay. So, normally, ano po mga nag-a-apply sa atin ito? Mga anong institution po sila? Karamihan po ngayon ay mga private seed company. Seed ang company. Pero meron din po tayong ilan-ilan na mga public breeding institution tulad ng Philrice at ng IPB. Na nag-a-apply dito. Yes po. So, anong advantage or yung kanila namang benefits? Ayun nga po, ang sabi kanina, tulad ng sabi natin kanina, ay may eksklusibong karapatan o may pagmamayari yung ating breeder sa kanilang variety. Kumbaga, hindi po basta-basta mananakaw. Oo, mag-aari, asawa ko ito. Walang kukuha nito. Yung tinatawag po natin plant breeder's rights. Right. So, kapag ka ginamit ng iba yung kanyang ginawa, okay. May sanction po yan. Nawalang consent yung owner. Kaya makinig po yung mga manonood ha. Ano mga imprisonment na kaagad ba? Hindi naman yan. Kailangan pang patunayan ng owner na talaga galing sa kanya. Nasa kanya talaga yung variety. So may mga nangyayari po bang ganyan ma'am? Sa kaya nabuo ito ang ating programa ito. So far, nung na-implement tong PVP, wala pa naman kami imprisonment. Na-encounter? Ayan. Wala pa naman reklamo. Na, alimbawa, isang seed company, ginamit yung isang variety. Although may mga naririnig kami, pero hindi naman siya nagpa-file or hindi, tsaka hindi pa siya, hindi naman siya protected. Ah, yung ginamit. So, pag under na siya nito at siya ay na-certified na, pwede na siyang siya. Makabol. Yes. And, ano, may mga sanction pa? O okay, sa batas? Sa korte. Sa korte na magagamit ito. Okay. So, kasi milyon ang pinag-uusapan pagka sinabing develop ng isang variety dahil throughout the Philippines, i-distribute nyo yung isang certain vegetable na yan. So, pagaling naman sa ibang bansa, same din po ang process. Parehas din po ang proseso na ginagawa natin sa mga foreign application. Foreign application. Okay, so may mga tanong pa tayo, Sir Diego? Yung ating pong mga manunood? Wala po tayong matatanggap na tanong, matumay. Malinaw po na nai-explain ng ating pong dalawang
special speaker, yung ating pong inibitan ngayon sa araw na ito. Thank you, Ma'am LB. Thank you, Sir Paul, sa inyong pong napakagandang explanation. May pasok upang, mga estudyante ngayon. May pasok ba? Oo, go online. Upang magpaliwanagan tayo doon sa kalagahan ng National Seed Industry Council. So, Plant Variety Protection. And Plant Variety Protection pala, hindi mawawala yan. May gusto po ba kayo mamulay na babihin, pasalamatan, bago magtapos ang ating sabihin? May gusto pa kayong ipabot, sabihin. Ano ba? Sa viewers. Kung gusto niyo pong ma-recognize ang inyong variety or makilala ang inyong variety, maaari lamang po kayong sumangguni or tumawag sa aming opisina para kung gusto yung marehistro. Yun, ibibigay ho namin sa inyo kung paano ang paraan ng pagpaparehistro ng mga variety. Si Sir Paul, batiin pa naman muna. Pagbati. Yung ating mga direktor, yung ating mga pamag-anak. Tayo po ay abot hanggang Iloilo, ay Iloilo. Nationwide. Nationwide. Maulang umaga sa ating lahat. Yun na lang. Okay, baka daw may magtampo pa na hindi mo bati. Yes, correct. So, Sir Paul, doon sa pinakamamahal mo. Nanonood nga daw. So, lahat po nang nanonood, kung may mga katanungan po kayo, ay maaari nyo po kaming makontakt sa kanilang binanggit namin email address and sa aming mga telepono. Yes. Para po sa mabigyan kayo namin ng karampatang tulong pagdating sa proseso ng ng National Seed Industry Council and Plant Variety Protection Office. Mm-hmm. Yeah. Okay, Sir Diego, baka may gusto pa kong kaslumat. Yan, si Diego ay kasama din namin sa opisina. Ayaw lang niya magpakita sa camera. Garatin muna ang bagong floor director. So, sa angalan po pa rin ni Ma'am Lai. Nasa likod lang ako. Yan, kasama din ho namin ito si Diego sa office. Siya na nga lang sana mag-discuss siya, Director ngayon. So, sa kalang doon ni Ma'am Lai, Sir Diego. Papansinin niyo pala, bago na ako. Alay, itong ating... Ayan, 1B. Tapos, bago na din ang screening equipment natin, kaya mas maganda. Makaasa po kayo na... Lumilinaw na ba? Mas maayos at hindi bulag ang ating mga resource person na kung ano yung lumalabas sa screen. Dapat, ang ano nyo, camera... gumaganda or nagiging guwapo ang speaker. Oh, kaya po meron tayong ring light. Buti na lang nakamas tayo. Kung walang ring light, eh, madilim. Oh, madilim nga. So, Sir Diego, batiin mo na yung si Ma'am Lai at yung ating mga director. Si Ma'am Lai ay naka-home. So, binabati po namin si Ma'am Lai, ang ating original floor director, ang ating mga Director, si Director George Y. Colaste, Assistant Directors Glenn Pangaliban, Sir Andy Alemania, and si Sir John Ariago, kung nanonood po kayo nito. So maraming salamat po. Thank sa mga taga-ensig din na nanonood. Nanonood ba sila? Oh. Si Christian, ayan. Si Rachel, nanonood po ngayon. Talaga. Ayan. Okay. Okay naman, sayo ma'am, wala na po? Wala na. Okay, so kung wala na po, kami po ay nagpapaalam na at nag-iiwan ng isang bye-bye. Maulang. Ito ng bagong panalaw sa produksyon, malakas ang kooperasyon. Katuwang ng mga magsasaka, pamahalaan at pribadong sektor. Dadagdagan ang kaalaman sa kamuhayan, sa negosyo pahusayin ang kakayahan. Bagong teknolohiya, subsidyo, pagtubig at imprastruktura. Siguradong pagkain sa buong bansa.
Alam mo ba na ang laman ng bagahe mo ay maaring makaapekto sa agrikultura ng ating bansa? Minsan, gusto mong mag-uwi ng pasalubong o souvenir tulad ng buto, halaman, prutas at kung ano-ano pa. Ang hindi mo alam, baka may kasamang peste at sakit ang dala mo. At pwede itong makasira sa mga pananim ng bansa. Kapag nasira ang agricultural products natin sanhi ng peste at sakit, tayo rin ang mahihirapan. Buti na lang, mayroong National Plant Quarantine Service ang Bureau of Plant Industry ang tumutulong mag-inspeksyon para siguraduhin walang peste at sakit ang laman ng ating mga bagahe. Tulungan natin ang ating mga magsasaka, ang plant quarantine at ang ating bayan. Siguraduhin may sanitary and phytosanitary import clearance ang dalanyong halaman o produktong halaman at ideklara ang laman ng inyong mga bagahe sa customs declaration forms na binibigay sa ating mga ports. Para lahat tayo ay happy at pest-free.